nyo kasi na ang tagal ko ng salon girl. Alam niyo yun, buong buhay ko, since nag-start ako mag-artista ng 16 years old, laman kami talaga ng salon. So, napakatagal na panahon na sabi ko pa, ito talaga yung business na gusto ko. Dahil, syempre, kung hindi ka man hairstylist, since ang hilig kong buhay ko ay nagsasalon almost everyday, so, sa, might as well, doon ka sa connected sa buhay mo, yun ang gawin mong business para mas interesado pa talaga. And yung kasama ko for 28 years ito, nagtayo ng salon like 5 years ago hanggang ngayon. So sabi niya, gawa tayo ng sarili natin and pinangalan natin sa queen, ipangalan natin sa Queen Mother kasi gamitin natin sa magandang beautification, diba? Dahil alam mo naman ang mga momshies natin, minsan wala nang pamalik, kaya basta meron lang pampakulay ng hair. Charot! So, yun yung nag-start. So, anong time po na yun na kinakonsulta ko siya? Gano'ng kapag-hands-on? Lagi ka bang binibisita dyan? Or? Honestly, nung tinignan ko lang yung place before the construction, and then ito ulit nung araw na ito ulit siya nakita nung tapos niya. Kasi, bukod sa busy, gusto ko na ma-surprise, diba na sabi ko, pinaubaya ko talaga kayo dun sa aking kasama na. Na sabi ko sa kanya, ito ang gusto ko, ito yung kulay na gusto ko, ito yung parang design na gusto ko, then bahala na. So kanina, first time kong nakita, na-happy naman ako, na-achieve naman yung gusto ko. Kasi diba, parang minsan, bibigyan mo rin ng chance yung mga kasama mo sa buhay na mag-decide, magkaroon ng sense of responsibility, obligasyon na gano'n lang, ganito yung parang hindi sa'yo na parang, diba? Makakapagod din kaya na ikaw lang iisip, diba? So, at least, mag-relax naman ako pag nagretaan aga ng mga retirement. Eh, masasabi ko na hindi malulungkot ang buhay ng mga tao na kapaligid sa akin. Kasi I think very important yun na tinitraining mo sila paano sila maging independent. Yung mga ano yun po, yung mga anak niyo po, yes, Daniel, yung dalawang ating mga daughter niyo, gano'n po kayo ang paano sila binibigyan advice na magkaroon din kayo yung business? Well, ano pa eh, medyo maaga pa. May mga pagkakataon na magbabago yung mga desisyon. Margaret is 15, Carmela is 11. Pero si Maggie medyo malawak, mataas, matayog ang kanyang mga... Kasi iba na ngayon eh, diba? Ang dami lang choices, marami silang gusto. And kahit nga sa pagpasok sa school, meron na tayong tinatawag. Kasi mag-a-attenay na siya from assumption. Meron na silang tinatawag na... Hindi yung courses na papapili tayo ng mga yung sa religious sa K-12 na. Oo, na sila yung may choice para kung saan ka magaling, doon ka mag-focus para hindi yung magaling ka sa science, magpunta ka sa ibang courses. So I think maganda naman yun. So makatulala lang ako sa kanya bang ina-explain. Sabi ko, sige, Tinapusin ko para yung pagpasok ng swerte talagang... I have nothing against pusoy because nagsusuot din ako, gumagamit din ako ng mga charms, diba? Pero, basta lagi kong sinasabi, inabot natin yung magandang buhay na ito na never naman akong naniwala. Sa unang-una, wala akong pambayad ng araw sa mga pagpusoy na yan, diba? Kasi meron naman talaga, although ang dami nating friends na mga master mag-offer, I said, bongga yan, kung pinafungsoy ko, baka lalong swerte. Pero kung hindi, I know na magtrabaho ka lang ng marangal, maging masipag ka, maging maayos ang buhay.